Dahil sa pandemya, ang sako-sakong kamoting inaani sa tanimang ito sa Tayabas, Quezon ay di maipagbili gaya ng dati. Hindi mo maibihan ang kalakal mo, di siyempre mabubulok yun. Sayang ang mga produkto. Sa tulong ng isang netizen, naipanawagan sa social media ang tulong na kailangan ng mga magsasaka. Mas maganda nang ikaw yung tumulong kaysa ikaw yung tulungan. Kabilang ang programang SRO ng teleradyo sa mga tumugon at bumili ng 800 kilos na kamote, pati na ng mga sayote at saging na saba mula naman sa mga magsasaka sa Nueva Vizcaya at ipinamahagi sa iba't ibang community pantry sa Valenzuela at Caloocan. Isang bulilit pantry naman ang ipinwesto sa Project 4 Quezon City kung saan imbis na pagkain lamang may kasama mga laruan ng bata ang libreng ipinamigay ng grupong Task Force Children of the Storm. They are faced with boredom, with loss of routine, with isolation, anxiety, some social disconnection, receiving toys during this very difficult time would be quite a reward for them. Bilang suporta, nanawagan ng karagdagang donasyong mga laruan ang programang Sakto. 5 pamilya na nakatira sa mga karitong ito sa Camias, Quezon City ang hinatira ng programang Lingkod Kapamilya sa teleradyo ng mga bigas, delata at hygiene supplies. Higaan at mga bentilador naman ang dala ng programang Kabayan sa Balay Silungan sa loob ng UP Diliman sa Quezon City na isang isolation facility ngayong may pandemya. Ang mga jeepney drivers na hirap sa pasada sa UP Ikot dahil sa community quarantine ay dinalhan ng mga bigas ang programang pasada sa teleradyo at Umaga Diaz Report. Ganito rin ang handog sa mga mananahi sa Malabon na karamihan ay natigil sa pagtatrabaho. Ang mga healthcare workers ng Jose Reyes Memorial Medical Center ay may home care package na may lamang oximeter, thermometer, face mask, alcohol at iba pa mula sa programang On the Spot. Habang dagdag na supply ng yarn at libreng pagpapasuri ng mata ang regalo ng Your Daily Dose kay Lola Pendang na sa kabila ng pagkabulag ay tuloy sa paggaganchilyo. Naghatid din ng beads ang programang Good Job sa mga manobo sa Surigao del Sur para tuloy ang kanilang kabuhayan sa paggawa ng accessories, isang tradisyon na minanapa sa kanilang mga ninuno. Para may kabuhayan ang inang si Corazon Aquino na tinututukan ang pag-aalaga sa anak na PWD, sinagot ng Winner sa Life ang kanyang bigasan. Ganun din ang tulong ng Happy Nai sa bulag ng mag-asawang masahista na sina Lilian at Daniel. Nagkaroon ng pagkakakitaan sa bahay ang may breast cancer na si Lovely De Lumpa sa bagong freezer at frozen items na bigay ng Dr. Love. May bigas, delata at libreng gasolina naman ang naiuwi ng nasa 50 food delivery riders mula sa programang Bida Consumer. At dineliver ng programang Business Above Usual ang bagong refrigerator at karagdagang sangkap sa mga putahe ng kafe na ito na pinapatakbo ng mga madre na nagpapakain sa mga nangangailangan ngayong may pandemya. Papasalamat ako sa ating mga kapamilya na walang sawang sumusubaybay sa teleradyo ngayon na nasa cable na tayo at nasa digital platforms. Sa mga susunod pang mga taon na kasama namin kayo, ang DCMM Teleradyo ay mananatiling una sa balita, una sa public service.